Magandang araw mga bata! Halina't matuto ng asignaturang Filipino para sa ikalawang linggo ng ikatlong markahan. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa paggamit ng mga salitang pamalit sa ngalan ng tao at pagsasalaysay ng orihinal na kwento. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay nalinang sa iyo ang sumusunod. Nagagamit ang mga salitang pamalit na ako, ikaw, siya, tayo, kayo at sila bilang panghalili sa ngalan ng tao at nakapagsasalaysay ng orihinal na kwento kaugnay ng napakinggang kwento. Bago tayo magsimula, sagutin mo muna ang unang gawain. Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, madali lang ito. Kayang-kaya mo itong sagutan. Piliin ang angkop na panghalip na dapat gamitin sa pangungusap. Una, Lenny ang tawag sa akin. Blank ay mahilig sumayaw. A, ako. B, ikaw. C, siya. Ikalawa, halika Eric. Ang aking kapareha sa sayaw. A, ako. B, ikaw. C, siya. Ikatlo, si Janet naman ang magiging kapareha ni Eddie. Ang magtuturo sa atin ng bagong sayaw. A, ikaw. B, sila. C, siya. Ikaapat, Dan. Ito naman sina Ben at Lara. Ay mga pinsan ko. A, sila. B, ikaw. C, siya. Ikalima, kayo pala ang mga pinsan ni Lenny. Pala ang bago naming kaklase. A, ikaw. B, sila. C, kayo. Sa ating balik-aral, isulat ang tamang baybay ng bawat salita. Sa araling ito ay matututuhan mo ang mga salitang pamalit na ako, ikaw, siya, tayo, kayo at sila bilang panghalili sa ngalan ng tao. Ngayon, basahin natin ang usapan ng magkakapitbahay. Ako si Lito, ang iyong bagong kapitbahay. Ikaw pala si Lito, kayo pala ang bagong lipat. Ako naman si Nena. Masaya akong makilala ka. Sino ang bagong lipat ng bahay? Sino naman ang kanyang kapitbahay? Naranasan mo na ba na magkaroon ng bagong kapitbahay? Paano ka nakipagkilala sa kanya? Pansinin ang usapan. Kailan ginamit ang ako? Ikaw at siya. Ang ako, ikaw at siya ay mga salitang pamalit sa ngalan ng tao. Ang ako ay inihahalili sa ngalan ng taong nagsasalita. Ang ikaw ay inihahalili sa ngalan ng taong kausap ng nagsasalita. Ang siya ang kapalit ng ngalan ng taong tinutukoy pero hindi naman kausap ng nagsasalita. Ang sila ang ginagamit na pamalit sa ngalan ng mga taong tinutukoy na hindi kasali sa usapan. Ang kayo ay kapag nais nating palitan ang ngalan ng mga taong kasali sa usapan. At ang tayo ang ginagamit kapag ang ngalan ng nagsasalita at ang kanyang kausap ang nais palitan at maraming kausap. Basahin natin ang kwento sa ibaba.
Ang pamagat ng kwento ay Ang Kaarawan. Isang umaga, maagang gumising si Mira. Ika-anim na kaarawan na niya. Sabik na siyang malaman kung ano ang inihanda ng kanyang nanay at tatay para sa kanya. Mabilis siyang lumabas sa kanyang silid. Nakita niya na may nakalagay na cake, pansit at pritong manok sa mesa. May nakasabit din na mga lobo sa kanilang dingding. Tuwang-tuwa si Mira. Niyakap niya ang kanyang mga magulang at nagpasalamat sa kanila. Kaya mo bang isalaysay ulit ang kwento? Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagkukwento. Una, gawing malakas ang boses upang maging malinaw ang pagkukwento. Ikalawa, gawing sariling iyo ang kwento. Ikatlo, ikwento ito ayon sa gustong ihayag ng kwento. Ikaapat, gawing kawili-wili ang pagkukwento sa pamamagitan ng pagsasadula ng mga damdamin. At ikalima, tumingin sa mga nakikinig habang nagkukwento. May ilang gawain pa akong inilaan para sa iyo upang maipakita mo ang iyong mga natutuhan sa aralin. Para sa ating unang gawain, gamitin ang ako, ikaw at siya upang mabuo ang usapan. Magandang umaga! Ako nga pala si Madonna, ang makakasama ninyo sa sayaw. Magandang umaga! Pala ang makakasama namin sa grupo. Naman si Trina. Naman si Alisa. Ang ating leader sa grupo. Masaya akong makilala ka. Para naman sa ating ikalawang gawain, bilugan ang mga salitang pamalit na ginamit sa usapan. Albert, nakita mo na ba ang bago nating kaklase? Oo, nakita ko siya kanina. Kasama niya si Anna. Sila ay magpinsan. Sabi nila ay magkakasama raw tayo ng pangkat sa proyekto natin sa Filipino. Para sa ating ikatlong gawain, basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Pamilyang matulungin. Ang pamilya ni Lorna ay matulungin sa kapwa. Madalas nilang tinutulungan ang mga kapitbahay na nangangailangan. Isang araw, nagkaroon ng malakas na bagyo sa kanilang lugar. Tumaas ang tubig at bumaha dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. Pinasok ng baha ang kanilang kabahayan maliban sa kanila dahil mataas ang kanilang bahay. Pinatuloy nila ang mga naapektuhan ng baha sa kanilang bahay. Binigyan ng damit, pagkain at iba pang pangangailangan. Kaya lubos ang kanilang pasasalamat sa pamilyang matulungin. Narito ang mga katanungan na dapat ninyong sagutin. Una, sino ang pamilyang matulungin? Ikalawa, ano ang nangyari sa kanilang lugar? Ikatlo, paano tinulungan ng pamilya ni Lorna ang kanilang mga kapitbahay? Ikaapat, kung kayo ang pamilya ni Lorna, tutulungan ba ninyo sila? Bakit? Ikalima, naranasan mo na rin bang tumulong sa inyong kapitbahay? Ano ang iyong ginawa upang makatulong sa kanila? Matapos mong pag-aralan ang paggamit ng mga salitang pamalit sa ngalan ng tao na ako, ikaw, siya, tayo, kayo at sila, narito ang mga dapat mong tandaan. Una, kung ang sarili ang tinutukoy ng nagsasalita, ako ang ginagamit. Ikalawa, kung ang kausap naman ang tinutukoy, ikaw ang ginagamit.
Ikatlo, kung iba ang tinutukoy, siya ang ginagamit. Ikaapat, kung ang ngalan ng mga taong tinutukoy ay hindi kasali sa usapan, sila ang ginagamit. Ikalima, kung ang nais palitan na mga ngalan ay mga taong kasali sa usapan, kayo ang ginagamit. At ikaanim, kung ang ngalan ng nagsasalita at ang kanyang mga kausap ang nais palitan, tayo naman ang ginagamit. May ilang gawain pa ang inilaan ko para sa iyo upang magamit mo ang iyong mga natutuhan. Ang unang gawain, basahin ang usapan ng magkakaklase sa ibaba. Gamitin ang ako, ikaw, siya, tayo, kayo at sila upang mabuo ang usapan. Una, si Henry ang inyong bagong kaklase. Ikalawa, pala ang bagong lipat na mag-aaral mula sa Pasig. Naman si Donna. Ikatlo, ang nagbabantay sa klase kapag wala ang ating guro. Naman si Perla, ang pinsan ko. Para naman sa ating ikalawang gawain, balikan ang kwentong ang kaarawan. Sa pamamagitan ng pagguhit ay isalaysay kung ano-ano ang mga inihanda ng magulang ni Mira para sa kanyang kaarawan. Iguhit ito sa loob ng kahon at isulat ang ngalan nito sa guhit. Para sa ating pangwakas na pagsusulit, basahin at unawain ang pangungusap. Tukuyin kung ako, ikaw o siya ang dapat gamitin. Piliin ang titik ng wastong sagot. Una, hindi ko makita si Pilo. Na lang ang kulang upang makaalis na tayo. A, ako. B, ikaw. C, siya. Ikalawa, maupo na lang po kayo, inay. Na lang po ang kukuha ng tubig sa kusina. A, ako. B, ikaw. C, siya. Ikatlo, Juan ang pangalan ko. Ang kapatid ng kaibigan mong si Ella. A, ako. B, ikaw. C, tayo. Ikaapat, Ben at Lino naman ang mag-aayos ng upuan. Tapos na akong magwali sa sahig. A, ako. B, ikaw. C, kayo. Ikalima, ito ang Tio Tony at Tio Berto mo. Ang kapatid ng tatay mo na galing sa probinsya. A, ako. B, siya. C, sila. Magsagawa ng isang interview sa mga kasapi ng iyong pamilya tungkol sa kanilang karanasan kung saan nakatulong sila sa kanilang kapwa. Isulat ang kanilang mga sagot sa pamamagitan ng pagbuo ng kwento tungkol dito. Narito ang mga pamantayan. Una, na isusulat ng maayos ang mga pangungusap. Ikalawa, malinaw ang mensahe ng ginawang output. At ikatlo, nagawa ng maayos ang kasanayang nililinang. 5 puntos para sa pinakamahusay, 3 para sa mahusay, at 1 sa dapat paunlarin.